Hayag nating beloved ordained preacher Richard Nabon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless ating mahal. God bless po ating minamahal ko din. Lord, brother, team. Aban. Beloved son. But I say, praise the Lord. Tayo pong lahat yung manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. O budakilan, o pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal namin Panginoong Jesus. Kayo po sa nagbuburi, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Wala pa kayo may babayad, o Diyos. Mahal po kayo sa mga panalangin, minamahal, kinagalang, banghilista, ulit sa Adalmeda, patawarin mo po Diyos ang bawat sa amin. Ikaw po maglangisim ba ng salita, mahal po yung bukas ng pangunawa ng bawat isa. Tulungin po yung mga harang may pangaral kong mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sa gapon hapon ito aming sinasway. Lahat din po yung mahalang anumang gawa na kaaway. Lumay sa aming kalagitan sa makapangyarihan. Pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Man, say, praise the Lord. May mga ating dikilang Diyos na mahal at tayo pinadako sa pakikinig salita ating mahal na Panginoon. Ngunit una, tigit po sa lahat. Dice, praise, worship. Glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Sa ating mahal na Panginoon lang po ang lahat ng pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, and I give double honor sa ating dearly beloved Norman Pastor, Will D. Estrada Almeda, beloved Norman Evangelist, and the prophet of our loving God. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakabait na ating mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng totoong man of God. Ating mahal na Panginoon, mga minamahal sa ating panahon. Praise the Lord. And also, we always cherish the blessed teachings po ating dearly beloved normal assistant pastor, Linus Almeda, ating beloved Mama Dear. As I give the world honor sa ating beloved normal assistant pastor. At sa kalambong sambayan, to the beloved Almeda family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, I give double honor, minamahal. Praise the Lord. Magandang hapon sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, co-workers, sa lahat ng ating mga beloved choir members, mga musician. Sa inyo pong lahat, minamahal, kumakabatid, at mahal ng Panginoon sa lahat ng mga nanonood sa webcast, live webcast po natin. Sa inyo pong lahat, minamahal, magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng manak ng Diyos magsabing, praise the Lord. Praise the Lord po ngayon po ating mahal na Panginoon, minamahal. At tayo po idadako sa salita nating dakilang Diyos, mga minamahal. Akin po itong pinamagatan, minamahal na servant child. Ating mahal na Panginoon, He is a servant king. No? Ating mahal na Panginoon Jesus, He is a servant king. Bagamat siya ay hari, mga minamahal, pero ibinigay niya ang kanyang buhay. Nilaan niya ang kanyang panahon sa paglilingkod para sa lahat, mga minamahal. Nakita po natin yung sakripisyo ng ating mahal na Panginoon when He walked here on earth as a Savior, although many have not known Him, but He offered Himself for us to be saved. Ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang sarili para sa atin, mga minamahal. He's a servant king. So siguro tayo po ng mga anak na Diyos, minamahal, marapat lang maging servant child. Although mga anak tayo ng mahal na Panginoon, pero marapat lang na isipin natin na tayo po ay lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pag siyempre po, minamahal, hindi natin maiwasan. Kapag iniisip mo, ikay anak, di ba? Which is, totoo naman talagang anak tayo ng mahal na Panginoon, tagapagmana, no? Kumbaga, nakakapagalak ng puso. But sometimes, mga minamahal, dapat isipin po natin, mga minamahal, na hindi tayo karapat-dapat. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Amen po ba? Hindi tayo karapat-dapat, hindi tatakos. So mga minamahal, pero ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ang Diyos ay magtatawag o mag-re-require ng ating paglilingkod sa Kanya, marapat lamang, mga minamahal. Dahil hindi nga tayo karapat-dapat, ginawa tayong anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makalakas na palakpak po para sa ating buhay at dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. No?
isang verse, babasahin po natin, minamahal. Ito po siya ay, alam niyo na po ito, this is the story of the prodigal son. Pero dito po tayo sa last part, mga minamahal. Yung pong tinatawag na, when he hit the bottom, nung naging sukdulan na po, mga minamahal, yung hirap na dinanas nung prodigal son o alibugoang anak, mga minamahal, he came to himself. He came to himself. Kumbaga, na-realize niya po kung sino siya. Na-realize niya, minamahal, kung saan yung mali niya. So sometimes, ganun din po tayo ng mga naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Sometimes, minamahal, we do it in our own way. We do the things that pleased us. Bagamat alam natin na tayo naglilingkod sa mahal ng Panginoon, pero dumadating ang punto, mga minamahal, kumbaga, we hit the bottom. Gaya ng prodigal son, na may isip natin na hindi pala talaga tayo karapat-dapat. Pero pinagpala tayo at tayo'y nakapaglingkod sa tunay at makapangyarihang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Basahin po natin ang Luke chapter 13 verse 17 to 19 from the book of St. Luke chapter 15 verse 17 to 19, mga minamahal. From the Gospel of St. Luke, chapter 15, verse 17 to 19. And when he came to himself, he said, "How many hard servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one thy hard servants." Sa Tagalog, 17, datapot nang siya'y magkaisip, ay sinabi niya, "Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang mangsapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan." Amen. Palapakan po natin ang salita natin, pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Itong anak na younger son, na ito po yung prodigal son, mga minamahal, alibugho ang anak. Minamahal, noong time na kinuha niya po yung share niya, nandun po yung rebellious, o masasabi nating immature spirit na nasa kanya. Rebelling espirito, immature, no? Kasi marami siyang violation. Kasi nga buhay pa yung tatay niya, kinuha niya na yung kanyang share. And then mga minamahal, ang gusto niya mangyari, mga minamahal, he want to please himself. Kumbaga gusto niyang palugdan yung sarili niya, to be free, maging malaya. Gusto niyang palugdan yung sarili niya, mga minamahal. Kaya, dun na po. Nung dumating yung panahon na mali pala siya, nung dumating yung punto, mga minamahal, na wala na siyang pera dahil mali yung kanyang ginawa, mali yung pag-spend niya ng pera, mga minamahal, dun na sa puntong kumakain na po siya ng pagkain ng pagkain ng baboy sa pagnagtrabaho na siya. So, yung pagkain ng baboy sa sobrang gutom niya, mga minamahal, kinakain niya na rin po. Which is nangyayari po sa atin. Everybody say, praise the Lord. Nangyayari sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon, although hindi katulad siguro ng prodigal son, na kumakain tayo ng pagkain ng baboy. Pero yung bang paglabag mo sa kalooban ng Diyos, alam mo, ito ang kalooban ng Diyos, may sarili kang pamamaraan. Gusto mong maging malaya, gusto mong ikaw ang masunod. Until such time, minamahal, ma-hit mo yung bottom, kumbaga, said na, sagad na, kumbaga, all the way down, wala na, bottom na, minamahal, nandun na sa ilalim, wala na lang natira. Doon na tayo bumabalik sa ating mga senses, bumabalik na tayo sa ating mga sarili na naiisip natin, mapalad talaga yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Doon natin na maisip na mas payapa ako sa piling ng Diyos. Mas masaya ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi ako natatakot kahit saan man ako pumunta. Kapag ginagawa ko ang kalooban ng Diyos, hindi ako natatakot dahil alam kong iingatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya napakaganda po mga minamahal na maisip po natin mga minamahal na dahil sa mga pagkakamali, dahil sa minsan tayo nadarapa, nare-realize natin mga minamahal na iisa lang pala talaga yung tutulong sa atin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Kita niyo yung mga patotoo natin, mga kapatiran, mabibless ka mga minamahal. Bilamid na Brother Mario, Mario po ba yun? Brother Atian, sa minamahal driver sa series, bus. Alam niyo po yung series, yung mga daan-daan dyan sa ating kalsada minamahal, no? Ilang oras yung binabiyahe nila, gaano kalayo, ilang beses sa isang araw, pabalik-balik mga minamahal. Pero ating mahal na kapatid, narinig natin, 12 years na po sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. 12 years na siyang nagda-drive. 12 years siyang iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. O, palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord! Iba daw po, ito'y pagpapasalamat natin sa Diyos. Amen po ba? Iba niya mga kasama. May nakakabayad po ng aksidente, nakabayad ng 100,000, eh tanggal ka agad sa trabaho yon dahil magbabayad pa ang series, sisweldoan pa siya, so hindi na, tinatanggal na lang. Ganun po, minsan ma-aksidente sa kalsada, pero sinong hindi magpapasalamat na sa 12 taon, hindi ito tsamba, kundi ito ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Everybody say praise the Lord! Yung kanyang mga mahal sa buhay, no? Dinadala niya sa paanan ang mahal na Panginoon. Napakagandang malaman, mga minamahal, na yes, hindi natin sila pwedeng pilitin mga loved ones natin. Pero nandun yung ating pagsusumikap na madala sila sa paanan ng Diyos. Minsan makikita natin yung kanilang stubbornness o yung katigasan ng puso sa paglilingkod. Pero gusto natin, mga minamahal, madala pa rin sila. Dahil ayaw natin sila yung mapahamak. Bagamat hindi rin lahat na ating mga loved ones, pero nandun yung ating pagsusumikap. Bakit mga minamahal? Dahil tayo mismo alam natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nag-iingat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. May langit na naghihintay sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Napakarami pong pagpapala, minamahal. Napakaraming biyaya. Mga kapatid natin, nakakarating pa sa abroad, mga minamahal, ating bilamid na Mami Ria, minamahal, no? Dinala siya ng ating mahal na Panginoon doon. At sa sobra niyang kagalakan, mga minamahal, bagamat wala pang gawain, ang ginagawa niya po, magpagawa siya ng logo, yung logo natin. Nagpagawa siya. Pagkatapos, ano to, sa ba yung mga place, sa mga mall, tatayo siya. Parang yung nag-rally ba? Itataas niya po yung placard na may logo. Opo, minsan sa mga mall, wala pa kasing gawain. Alam niyo po mga minamahal, dahil doon sa pagtaas niya ng logo, naipon yung mga kapatiran. Hinanap siya mga minamahal, kinausap siya hanggang sa nagkaroon po ng gawain doon po sa dako ng Australia. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Siyempre, malaking pagpapala. Amen po ba? Kasi magkagawain, so manumbalik yung pag-ibig ng mga kapatiran. Kasi mahirap po talaga. Mahirap talaga sa abroad, walang gawain, napakahirap mga minamahal. Pero pag may gawain, parang nasa Pilipinas ka na rin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Yung kagalakan mo, biro mo, gagawin mo yon, ilalagay ka ng placard, maglalakad ka sa mall,
wala naman nakasulat na ano, hindi ka naman kumbaga nagrarally. Nandun lang yung logo. Bakit po nagawa? May mga kapatiran tayo sa Singapore, mga minamahal, naka-uniform ng finest. Walang gawain. Nung wala pang gawain sa Singapore, mag-uniform sila ng finest choir. Pupunta sa plaza, magdadala ng leaflets, mamimigay doon. Walang gawain. Pero dahil doon, unti-unti naipon ang ating mga kapatiran at nagkaroon ng gawain sa dako ng Singapore. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo, bakit mag-uniform, walang gawain? Bakit ka magdala ng logo, hindi ka naman nagrarally? Bakit po yun nagagawa ng ating mga kapatiran? Bakit nila yun, kumbaga, ginagawa, bagamat walang nag-uutos sa kanila? Dahil alam natin na ang totoong Diyos ay nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon kung paano tayo pinagpala. Ganon din pagpapalain ang maglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So isipin po natin, di ba? It's a type of anak ka na ng Diyos. Pinagpala ka na. But iniisip mo, minamahal, we're not worthy. Hindi tayo karapat-dapat. At napakaganda kung marami pa ang maabot ng gawain ito. Marami pang makilala sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin sinasabing wala tayong problema. Hindi natin sinasabing wala tayong pagsubok. Meron, may problema tayo. Pero minamahal, ang pagsubok at problema ay lumilipas lamang, mga minamahal. Pero ang may Kristo sa puso, may naghihintay na buhay na walang hanggan. May naghihintay na langit para sa totoong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Dito tayo binago ng Diyos. Everybody say praise the Lord. So, isipin po natin yun na lingkod tayo ng mahal ng Panginoon. In what way na gusto mong gamitin ka ng Diyos? May share mong ebanghelyo, makapag-invite ka, mga minamahal. May mga paraan. Kasama na po dyan yung ating pagpapagamit, kasama na po yung paghayo, kasama na po yung pagbibigay. No? In what way na maka-invite tayo? In what way na maka-share tayo? Dahil gusto nating ipaalam sa mundo, gusto nating ipaalam sa marami, mga minamahal, na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na po. Napakaganda. Kasi dito lang natin naranasan, di ba? Marinig niyo mga patuto ng ilan nating kapatid. Minsan dumarating yung tinatawag na down sa kanilang spiritual, may mga ups, may downs. Dumarating yung mga down times, mga minamahal, kumbaga yung nanlalamig. Pero yung ating mga kapatiran, naisip nila, mga minamahal, na kahit kailan, hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Amen po ba? Yung prodigal son, naisip niya na, hindi na ako pwedeng maging anak, hindi na ako karapat-dapat. Ganon din po yung nararamdaman natin kapag tayo nagkukulang, nagkakamali. Hindi tayo karapat-dapat. Kung minsan, minamahal, parang ayaw mo nang bumalik kasi iniisip mo, nahihiya ka na. Then marami ka nang ginawang pagkakamali sa mahal na Panginoon. Marami ka nang ginawang pagkakasala. So kung iisipin mo yung minamahal unworthiness, which is tama, hindi naman tayo karapat-dapat, ang mali lang kung hindi ka na babalik. Dahil pag ikaw pala'y bumalik, naghihintay lang sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. O, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kuminsan naisip ko yung logic ba? Na, di ba, pag anak, siyempre anak, pinangga, di ba? Usahay, magbuot-buot kay siya yung musunod kasi anak nga. Mag-rebelde pa kasi anak nga. No? Mahal na mahal. Diba? Minsan may ganun tayo pag inisip natin, anak ako ng Diyos, ganito ganun. Pero pag inisip mong servant, lingkod, hindi mo iniisip na anak ka. Yes, anak ka, pinagpala ka, kiniligtas ka, pero iniisip mo nga, hindi ka karapat-dapat, nagkukulang ka, nagkakamali ka. Yung analogy ba, minamahal, na ako'y maglilingkod sa Diyos dahil hindi man ako karapat-dapat, hinahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon.
patuloy akong kakahabagan ng Diyos. Amen? Wala akong dapat ipagmalaki. Meron ba mga minamahal? Wala. Wala tayong dapat ipagmalaki. Di po ba? Amen po ba? Wala tayong dapat ipagmalaki kahit na po ngayon ay pinagpala na tayo. Kahit ngayon po ay matagumpay na tayo sa ating mga field. Kung sa matay nilagay ng mahal na po yun, nagtagumpay tayo, may mga achievement na tayo. Wala pa rin tayong dapat ipagmalaki. Dahil kung meron tayo niyan, galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen? Lahat na meron tayo ngayon, galing sa Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, Luke chapter 15 verse 20, mga minamahal ko. 15 verse 20 ng Luke. The Gospel according to St. Luke chapter 15 verse 20. And he arose and he came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Sa Tagalog, at siya'y nagtindig at bumaroon sa kanyang ama. Datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natawa na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinaggan. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ano pong ibig sabihin ito? Malayo pa yung anak? Malayo pa? Siguro wala pa sa pinto. Natanaw lang ng papa, natanaw. Malayo pa kasi natanaw eh. Ang papa na ang tumakbo. Ang papa na minamahal lang nagmamadaling lumapit doon sa kanyang anak. At walang maraming salita. Dahil alam niyang babalik na eh. Alam niyang nakarealize na. Alam niyang napagtantunan ng kanyang anak na kailangan niya ang kanyang papa. Oh, malayo pa mga minamahal. Tumakbo ang papa. Noong makita niya, malapit na siya, niyakap niya ito at kanyang hinalikan, mga minamahal. Oo, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ano pong ibig sabihin ito, minamahal? God's love is constant. God's love is constant. Ano pong ibig sabihin niya? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi kumukupas. Amen! Amen! Lahat na nakaranas ng pag-ibig na ating mahal na po yun, hindi nagbabago, itaas ang kamay, mga minamahal. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na po yun. Lahat po tayo. Everybody say praise the Lord! Kaya nga, sinasabi natin, di ba? Ang Diyos hindi nagkukulang, tayo ang nagkukulang. Oh, God's love is constant. Imagine, hindi ka man karapat-dapat, marami ka mga pagkakamali, pero pag bumalik ka, malayo ka pa, sasalubungin ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit ka? Kung iisipin po natin, mga minamahal, mas grabe pa. Yung tatay, hindi niya hinanap yung kanyang anak. Pero nung bumalik, malayo pa yung anak niya, sinalubong niya na. Yun ang illustration ng father, earthly father. O yung tatay dito sa lupa. Pero ang mahal na Panginoon, hindi, masigit pa. Bakit po? Ika'y malayo, ika'y nakakalimot. Ang Diyos ang gagawa ng mga opportunities. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para ika'y makabalik. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Ang Diyos ang gagawa ng paraan para makabalik ka. Marami siyang paraan, mga minamahal, para makabalik ka, mga minamahal. Ayaw niya kasing pilitin ka kapag ika'y babalik. Pangit naman po yata yun, minamahal, no? Bumalik ka na nga sa mahal na Panginoon, napipilitan ka pa. Amen po ba? Parang asiwa eh. Parang lain ba? Ibalik bitaw ka, o niya, napugos day ka. Amen? Di ba? Ibig sabihin, kaya ka bumalik, hindi ka na napipilitan. Kaya ka bumalik, dahil surrender ka na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ka bumalik dahil kailangan mo ang mahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda. Everybody say praise the Lord. So, yung mga ganitong pagkakataon, mga minamahal, unti-unti tayong
nagmamature. Amen po ba? Nagiging, ano na tayo, baga hamtong na, sa Bisaya pa, hamtong na, baga malago na ang ating pag-unawa. Nawawala na yung ating pagka-rebellious. Yung nagre-rebelde ba? Kasi yung rebelde, yung rebellious, immature yun. Hindi pa niya naunawaan. Pero yung mga nakaunawa, hindi na yan magre-rebelde. Amen? Hindi na magre-rebelde, they will not go against. Kundi patuloy, magpapakumbaba, susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad natin, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Napakapalad natin dahil ang buhay natin binago ng mahal na Panginoon. Amen. E dapat, araw ang ganitong araw, alam nyo na, kung wala ka sa mahal na Panginoon, alam mo na yung nasa isip mo, no? Mga kalayawan, pita ng laman, yun ang nasa isip na natin noon. Ganun tayo, mga minamahal. Puro para sa atin yung iniisip natin. Pero, bakit po? Nung matanggap natin ang Espiritu ng Diyos, nung matanggap natin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nung mapatawad ang ating mga kasalanan, nung manahan sa buhay natin ang Espiritu ng Diyos, naging iba yung pananaw natin. Gusto nga natin, mga minamahal, kung pwede, everyday, gawain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito tayo masaya, dito tayo payapa, mga minamahal. Masarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masarap pumalakpak sa Diyos, mga minamahal. Masarap umawit sa ating mahal na Panginoon. Masarap sumamba sa ating mahal na Panginoon. Masarap madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Nagiging higit pa tayo sa milyonaryo. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na po yung pag nadama mo ang Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, God's love is constant. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago-bago. Hindi kumukupas. Tayo patuloy kumukupas. Amen po ba? At naghihintay. It's always waiting with patience. Tignan mo, naranasan natin yan. Hindi po katulad sa, nung tayo wala pa dito sa mahal ng Panginoon, wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, walang ganito. Walang paalala, walang palo, hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, lahat tayo kumbinsido na totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa banal na gawain ito. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mas pipiliin nating manatili sa Diyos. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Eh kapatid po tayo, for how many years, mga minamahal? Talagang bumalik na sa sanlibutan. Pero dati bangungot yung sakit niya. Every time, every night, binabangungot siya. Matagal mo na siyang nawala. Ngayon, nung pinababalik na siya ng mahal na Panginoon, every night naman, binabangungot siya, pero hindi masamang panaginip yung kanya na papanaginipan. Every night, nananaginip siya, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, bumalik ka na sa akin. Maglingkod ka nang muli sa akin. Amen. Palaging ganun yung napapanaginipan niya. Kaya mga minamahal, naisip niya mga minamahal, hindi tao ang ating pinaglilingkuran dito, kundi buhay na Diyos. Dahil hindi tao ang nagpabalik sa Kanya, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na po yung malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, imagine, nung mawala siya, bisyo, karamdaman nandun na. Walang kagalakan, walang kapayapaan, magulong isipan. No, pero nung bumalik siya minamahal, iniwan niya ang bisyo, sinunod niya ang tawag ng mahal na Panginoon. Yung kanyang mga karamdaman, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay niya ang kapayapaan, taglay niya ang pag-iingat na nanggagaling sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay constant, nananatili, hindi nagbabago, hindi kumukupas. So imagine, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, hindi nagbabago, hindi kumukupas, naghihintay, palagi. Samantalang tayo, mga minamahal, minsan kumukupas. Amen po ba? Amen po ba? Minsan nagbabago. Everybody say, praise the Lord. So, makita niyo po yung unworthiness natin. Ang ating pagka, kumbaga, hindi karapat-dapat. Kaya, i-grab natin ang opportunity, mga minamahal, na maging tunay
na lingkod ng ating mahal na Panginoon, hindi makarapat-dapat na kanyang maging anak dahil kung minsan nakakamali, kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon, pero maglingkod tayo, mga minamahal, na may katapatan, totoong lingkod ng ating mahal. Pero pag iisipin mo kasing ikay servant, pag iniisip mo ikay lingkod, mga minamahal, ikailangan kang sumunod, kailangan kang magpasakop, minamahal. Although, hindi ganun ang mahal na Panginoon, He treat us as His friend. Tinatrato tayo ng mahal na Panginoon bilang kanyang kaibigan. Tinatrato tayo ng mahal na Panginoon bilang kanyang mga anak. Pero kung maglilingkod ka bilang lingkod ng Diyos, dahil iniisip po natin, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat at napakapalad natin na tayo'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ito po isa pa, mga minamahal. There's another one na maisip mo na talagang wala pala talaga tayo. Dapat lang tayo maglingkod sa Diyos. Ano po ito, mga minamahal, no? Romans chapter 11, verse 17 to 21, from the book of Romans chapter 11, verse 17 to 21. Siguro pakitagalog na lang, kaya medyo mahaba po, minamahal. Mga sulat ni Pablo sa taga-Roma, kabanatang 11, ang talatay 17 hanggang 21. Datapat kong ang ilang mga sangay na ngabali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay sinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapat kong magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkikandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya, nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Amen. Palapakan po natin ang salita natin, pinakamamahal na Panginoon, may naman. Ang sabi po doon, ulibo na ligaw. Sa English, wild olive tree, ulibong ligaw. Ganun daw po tayo. Kasi hindi tayo mga Israelites by kumbaga biologically. Hindi tayo galing sa Israel, tayo mga Gentile, we are counted as Gentiles. Pero mga minamahal, sabi ng Biblia, yung mga Israelites, mga minamahal, I don't know kung meron bang gawain doon na katulad ng Jesus Miracle Crusade. Kasi may mga Israelites man, minamahal, na maniniwala sa mahal na Panginoong Jesus. Kapag Israelites ka at maniwala ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus, na itong pangalan ng Diyos, iaano ka po nila? Ia-isolate, ihiwalay, i-disfellow. Maging mga kamag-anak mo, hindi ka naiisipin na kamag-anak nila. Ganun po ang treatment ng mga Israelites sa mga naniniwala ng ating mahal na Panginoong Jesus ay Diyos. Kasi ang paniwala lang nila, na kamag-anak lang nila, tao lang. Kasi isipin niyo, mga minamahal, because of their unbelief, hindi naman tayo nagmamalaki, pero sabi ng Biblia, dahil sa hindi nilang paniniwala, pero may mga Jews po, may mga Hudyo, na naniniwala. Kumbaga, hindi lahat. Pero dahil sa kanilang pag-aalinlangan, ang Ebanghelyo, nakarating dito sa ating bansa, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So tayo, na sinasabi ng Biblia na wild olive tree o mga olibo na ligaw, na hindi man karapat-dapat, mga minamahal, ginawang karapat-dapat. Oo, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kumbaga, lahat magsabi ng praise the Lord. Yung totoong sanga pinutol dahil ayaw maniwala, which is sila. Tayo naman na wild, hindi naman tayo yung talagang original na sanga. Pero dahil naniwala tayo, ikinabit po tayo. We've been grafted. So isipin nyo, mga minamahal, yung sustansya ng puno na titikman natin. Ano pong ibig sabihin nito? Yung kabutihan ng Diyos na naranasan natin dahil tayo'y kinahabagan, naging grafted. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon doon sa totoong puno sa pinagmumula ng buhay. Amen. Amen.
Amen po ba? Pero sabi ng Biblia, minamahal, mag-ingat ka. Huwag ka magmalaki. Tingnan niyo po. Mag-ingat ka. Huwag ka magmalaki. Dahil kung yung totoong sanga pinutol, minamahal, kung yung totoo daw po na sanga pinutol dahil sa pag-aninlangan, eh, tayo pa kaya na ikinabit lang tayo, grafted lang tayo, idinikit, idinugtong. Everybody say praise the Lord. Hindi pa kaya pwede rin putulin? Eh dati naman tayong hindi nakadugtong, idinugtong lang. Nakuha niyo po mga minamahal? Kaya huwag daw tayo magmalaki. Bagkus, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya't mga minamahal, hindi ito'y bagay na yes, we are a child of God. We are chosen. We obtain His mercy. But serve Him as a servant. Na we are not worthy of this blessing, but He choose us. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal, pero pinili tayo ng mahal na Panginoon. Serve Him. Dahil idinugtong lang tayo, grafted. Have obtained mercy. Hindi sana kadugtong, pero idinugtong. Walang dapat ipagmalaki, kundi mapalad at nakapaglilingkod sa totoong Diyos, mga minamahal. Oo, palagpakan po natin ang ating grabing mga himala. Ikaw mismo mag-iisip ka, grabing himala ng Diyos sa Jesus, meron ka kusina. Ano yung patotoo ating kapatiran? Nahulog, na una ang ulo, pero iningatan ng mahal na Panginoon, bagamat na-dislocate yung kanyang katawa, yung kanyang buto, pwedeng ibalik lang, mga minamahal. Imagine second floor, nahulog ka, kasama mo pa yung yero. Eh kung wala ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, pwede ka nang mamatay noon, una pa ulo. Parang katulad, beloved brother, Piroso, mga minamahal, no? Nahulog siya sa may, parang bodega po yata yun, mga minamahal. Pagkahulog niya, mga minamahal, grabing himala ng mahal na Panginoon. Yung kanyang pangtrabaho na coat, mga minamahal, yung overall, yung butas ng butones sumabit sa bakal. Hindi po yun naputol. Hindi nahulog ang ating mahal na kapatid. Iningatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, palagpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaraming himala. Amen po ba? Amen po ba? Kulang ang oras. Mag-uusapan natin mga himala. Kulang ang oras, mga minamahal. Pero lahat tayo kumbinsido na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Yung wealth, yung kayamanan na ipinangako ng Diyos sa Israel, pati tayo nagtatamasa. Oo, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayong lahat, mga minamahal? Para sa Israel lang. So naging Israelites po tayo. We became Israelites not by kindred or not biologically, kundi naging chosen people of God. Naging Israelites po tayo dahil sa pananampalataya. Lahat po'y pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, amen! Ibig sabihin, kailangan yung pananampalataya natin sa buong pagsusumikap ay huwag kukupas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dun po tayo nadugtong, dun tayo kinahabagan, dun tayo naging spiritual Israelites, dun tayo naging mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kaya yung ating pananampalataya, pakaingatan natin dahil ang pangako ng Diyos sa Israel ay kakamtin din natin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 12 and 13, mga minamahal. Episode 2, 12 hanggang 13. At pagkatapos ito, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. Na kayo ng unang panahon, yaon ay hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako,
na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noon panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dati. Hindi natin ito alam. Amen po ba? Hindi natin alam dati walang pag-asa, walang Diyos. May Diyos, pero Diyos-Diyosan. Everybody say praise the Lord. May Diyos tayo noon, pero batok, kahoy, simento, hindi tumutugon sa panalangin. Hindi katulad ngayon, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay totoo, ang Diyos na pinupuri natin ay kasama natin, mga minamahal. Kahit ikay maglakbay, magbiyay, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati walang pag-asa, pero ngayon may pag-asa na. Dati walang Diyos, pero ngayon mayroong buhay na Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat! Salamat! May totoong pastor na binigay ng Diyos sa atin. Totoong propeta, totoong mangaral ng salita ng mahal na Panginoon na sinasamaan ang kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, kinalulugdan ng Diyos. Mga panalangin ng ating mahal na pastor, mga sakripisyo niya po, makikita mong hindi harsalapi ang humble ng ating mahal na pastor. Bakit, mga minamahal? Dahil yung mga pag-aayuno pa lang. Kung ikay mag-aayuno, your life, you are in between life and death. Mag-aayuno ka na, sa galagitnaan ka ng buhay at kamatayan. Pero ilang beses nag 40 days ang ating mahal na pastor? Ilang beses nag longer fasting, mga minamahal? Maging sa dako ng talipaw, mahaba-habang pag-aayuno. Diyan mo makikita, mga minamahal, ang totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkukrusan na gumagastos ng milyon upang maraming maligtas. Buhay itinataya para sa kaligtasan ng marami. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi material ang abol, mga minamahal, kundi kaligtasan ng buong mundo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin na sa Pilipinas, binigyan tayong totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga pangako ng Diyos sa Israel, kakamtin natin na naglilingkod sa tunay na Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit. Ating pong awitan ang ating dakilang Diyos. Tayo magpasalamat, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Na sa tuwing tayo'y nakakalimot, ang Diyos ang nagpapaalala sa atin. Sa tuwing tayo'y nadarapa, mga minamahal, ang Diyos ang nagpapabangon sa ating mga minamahal. Sa mga panahon hindi tayo karapat-dapat, kahabagan, kinakahabagan tayo ng Diyos, mga minamahal. Sa panahon hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Praise the Lord. Kindly, yes, Lord, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus, hallelujah. Kahit ako'y may pangamba, basta ikaw ay kasama, panatala. Kahit kaya ikaw kulang, biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo sa akin, wala hanggang itibig mo ako. Sambahin, paligid pa ay matilim, Jesus. Kahit man sumirain man ang lagi ko gawitan, ikaw lang. Kahit
sa sambahi, paligid pa ay matiling Jesus. Kahit pa'y sumiyan pa ang lagi ko awitan, ikaw. Ibig ko sa'kin.
pagpapakal po natin at yung pinakamamahal na po lahat magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Everybody say praise the Lord! Purihin po ating dakilang Diyos. Minamahal sa ating minamahal mga bisita. Napakapalad niyo po, minamahal. Napakapalad niyo dahil lang Diyos na inyong nasumpungan sa gawain ito. Kung kayo, lalo na kayo magtatapat, ang Diyos na inyong nakilala sa gawain ito ay ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Ang nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating buhay at tunay na Diyos. Bago pa lang, minamahal, hallelujah, last overnight, isa nating kapatid, minamahal, hindi po ito makalakad dati. Naka-wheelchair. Tapos yung katawan niya, balot ng leprosy. Balot ng sangla, ketong, sanglahon. Putos ang iyang lawas, di kabarog, nasa wheelchair lang. Minamahal, grabe, tumagab sa bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, sabi niya, nung na doon siya sa ganong kalagayan, lahat ng pintuan ng pag-asa, sarado. Lahat ng pintuan ng pag-asa sarado. Pero nagnabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Binuksan ng Diyos ang pag-asa, mga minamahal. Pag pumunta po kayo sa Lapu-Lapu, makikita niyo po din yung kapatid nating ito. Malinis na po. Wala na yung kanyang ketong. Wala na yung kanyang sangla. Giayo na sa atong pinakamamahal na Ginoo. Hallelujah! Ang dating naka-wheelchair, naglakaw, nisakaw ang stairs, nagpapatotoo sa ibabaw, nagpapasalamat mga minamahal, nakalakaw na siya, makabarog na siya. Sabi niya, minamahal, I am serving, na-amaze siya, namangha siya mga minamahal sa gawa ng ating mahal na Panginoon. At sinong hindi mamamangha, sinong hindi magpapasalamat ang walang pag-asa. Ngayon, buhay na buhay ang kanyang pag-asa mga minamahal sa mga pagpapalang tinanggap niya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating mga bisita, walang kalugihan, gagalingan niyong karamdaman, magbabago niyong buhay, iingatan kayo ng mahal na Panginoon. Mga prayers niyo po, didinggin ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, dito pa lang sa lupa, kasama mo na ang Diyos. Pagpikit ng iyong mata dito, may langit, buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Palapakan po natin, mahal na Panginoon. Yan ang totoong may langit. Amen po ba? Amen po ba? Yan ang totoong may langit. Dito pa lang sa lupa, kasama mo na ang Diyos. Natural, pag mawala tayo dito, siyempre hindi naman tayo forever dito sa lupa. Dahil dito pa lang sa lupa, kasama na natin ang Diyos. Pag mawala tayo dito sa lupa, may langit, buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Amen! Oh, dito sa lupa, nabubuhay ka, hindi mo kasama ang Diyos, bisyo, kasalanan. Oh, tapos sasabihin ka, oh, langit ka. Ah, malabo yun. Amen? Malabo yun. Dito sa lupa, hindi mo kasama ang Diyos. Puno ka sa kasalanan, may reliyon ka. Puno ka sa kasalanan, bisyo, karamdaman. Tapos sasabihin sa'yo, may langit ka. Ah, malabo yun, mga minamahal. Dito ang malinaw. Dito pa lang sa lupa, kasama mo na ang ating mahal na Panginoon. May langit na naghihintay sa'yo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang maliwanag. Everybody say praise the Lord. Yan ang pinapangaral ng ating mahal na pastor. Kaya sa ating mga bisita, huwag mong magdalawang isip, mga minamahal. May apat na reglamento sa kaligtasan. Una, pananampalataya. Must have faith in God. Manampalataya sa Diyos. Ibig sabihin na pananampalataya, the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Hindi mo pa man nakikita, mananampalataya ka, mga minamahal, magtitiwala ka, darating yung sayo. Minamahal, ebidensya, yun ang pananampalataya. Hindi mo pa natatanggap, pero alam mong ibibigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Kung ibinigay sa amin, ibibigay sa iyo. Kung kami binago, babaguhin ka rin ng Diyos. Kung kami pinagaling, pagagalingin ka rin ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pananampalataya. Amen? You believe, to believe is to see. Maniwala ka, then makikita mo. And then, pangalawa, godly repentance. Maka Diyos na pagsisisi. Lahat tayo makasalanan. So, kailangan magkaroon tayo ng godly repentance. Singi ka ng tawad sa Diyos, tatalikuran mo ang kasalanan, maglilingkod ka sa Diyos. Kasi kung talikuran mo ang kasalanan, hindi ka maglingkod sa Diyos, wala kang magawa. Hindi mo kayang talikuran ang kasalanan, ikaw lang, babalik at babalik ka pa rin. Pero pag talikuran mo ang kasalanan, maglingkod ka sa Diyos, babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang true
repentance, genuine repentance. Tapos magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung tayo mga baby pa, bininyagan lang tayo, bunyag lang to, bunyag. Itagaan ka lang pangalan. Dili to bautismo, bunyag to. Kasi ang bautismo, pag ikaw nagsisi, nanampalataya, nagsisi, mabautismoan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang bautismo, mapapatawad ang kasalanan natin at tatanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Yan ang bautismo. Ibig sabihin, ang bunyag, pangalan lang. Ang bautismo, langit, kaligtasan, buhay na walang hangga, ang kakamtin mo. Amen? Pang-apat, Holy Spirit. Ibibigay ng Diyos ang Holy Spirit sa iyo. So imagine, grabe, kompleto na. Mapatawad ang kasalanan mo kapag nabautismoan ka kasi babautismoan ka sa pangalan ni Jesus. Hindi kung kani-kanilong pangalan. Sa nag-iisang pangalan na maliligtas tayo sa pangalan ni Jesus. So ibig sabihin, kami dito nagbago, kami dito na pinatawad ng mahal na Panginoon, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Ibig sabihin, yung pagpapatawad na aming tinanggap ay totoo at tunay. Dahil binago kami ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pag ikay mapatawad na, yung Holy Spirit ibibigay ng Diyos sa iyo. So, katulad kina Maria Magdalena, nagbago ang buhay, dating prostitute, iniwan. Pagka-prostitute, natanggap ang Espiritu ng Diyos. Si Zaccheo, corrupt, na tax collector, grabe mang mangawat, mananingil, sobra-sobra, patong-patong, minamahal ang jack-up niya. Pero nung tanggapin niya ang Espiritu ng Diyos, nawala ang pagka-makasarili, natutong umibig sa kapwa, natutong magbigay. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal. Magbabago talaga ang tao. Everybody say praise the Lord. Magbabago talaga ang tao dahil ang mananahan sa atin, Espiritu ng Diyos. Amen? Ang tao sumasama pag walang Espiritu ni Kristo dahil ang naghahari sa kanya, masamang Espiritu. So, sasama talaga. Pero ang tao babait pag maghari sa kanya ay Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sa ating mga bisita, itaas ang kamay sa mahal na Panginoon, ipigit niyo po ang inyong mga mata, ibigay lang pag-surrender sa mahal na Panginoon minamahal. Huwag mo magbibiro, huwag magka-tiyaw-tiyaw, huwag magka-media. Alam ng Diyos ang puso natin. Habang nakataas ang inyong kamay, ipikit ang inyong mga mata, minamahal. At sabihin niyo po ang panalangin ito. Mag-pray po kayo. Ibukas niyo yung bibig, sabihin niyo po, mahal na Panginoon, salamat sa mga pulong mo, nagiwali sa mga magwawali. Ginoo, pasaylo ako sa akong kasalanan, nga akong nabuhat, gigan pa sa akong pagkabata hangtod ng mga orasa. Ginoong Jesus, imong limpyuhan ang akong kasing-kasing nga mahugaw sa sala, pinaagi sa imong balaan na dugo nga miagas sa krus sa Kalbaryo. Himuha ako nga tinuod nimong anak sa hunahuna, sa binuhatan ug sa kamatuoran. Baguha ang akong kinabuhi. Ayuha ang akong balatian. Luwas ako, Ginoo, uban ang akong mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, gihigugma ko ikaw, alagaran ko ikaw, kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesus, nga akong manluluwas. Amen og amen. Palapakan po nato pinakamamahal, Ginoo, mga minamahal. Hallelujah. Amo kamo iampo, magampo kami para ninyo. Langito namong Amahan, balaan namong Diyos, tanang midaot kanimo Ginoo, among pagampong isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi diha sa kalangitan. Ginoo, pasailuan sila sa ilang mga kasalanan. Himuha silang tinuod nimo mga anak ko Diyos. Baguha ang ilang mga kinabuhi. Ayuha ilang balatian. Panalangina sila Ginoo. Sama sa imong pagpanalangin kanamo o God. Haluluwas sa sila uban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus nga ang mamang luluwas. Amen o amen. Palapakan po natin pinakamamahal na Ginoo. Everybody say praise the Lord. Sa iyo lang inyong buhaton, madali lang po. Pabautismo, sandali lang, may damit tayong ipapahiram, may robe tayong ipapahiram, hindi mabasain yung damit. Sasabihin ko po sa inyong minamahal, lahat ng tumayo dyan kanina, walang binayaran. Lahat yan, totoong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga nag-testify. Darating ang panahon, kayo pag nagpabautismo, kayo na po ang tatayo dyan. Sasabihin niyong buhay ang Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord.
Tayo pong lahat ay manalangin, minamahal, sa ating mga pangailangan. Ilapit natin sa Diyos ang ating mga problema, mga karamdaman, lahat ng ating mga kailangan. Ilapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tabi magkaisang manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O budikilan mo, pagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal naming Panginoong Yesus, sa mga sandaling ito kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Dumudalangin sa iyo sa pangunang panalangin namin, mahal ng pag-ilista, ulista, dalmeda. Mahal naming Panginoong Yesus, patawarin mo kami. Patawarin mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin, mahal ng Panginoon. Ikaw magpagaling ng mga karamdaman. Ikaw maglutas ng mga suliranin. Mahal ng Panginoon, may katugunan sa mga dalangin ng bawat isa, mahal ng Panginoon. Magpalain mo kami, maging sagana sa amin yung hambag, biyaya, pag-iingat, pagliligtas, o Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pinamahal, ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung may mga kahinaan po tayo, itaas ang dalawang kamay. Isipin po natin ating mahal na pastor ang nanalangin para sa atin. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah po, dakilan o pagpalang Diyos mo yung sanang pa. Mahal na Panginoon sa pangon ng panalangin ng mahal ibanglis sa mulistad, Almeda. O Diyos, iunat mo, pagmala mo kamay at sa makapangyari ang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasawil at demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Demonyo ng alinglangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, minamahal. And as a token of our faith, tayo po'y tatalon para po yung mga demons o mga sicknesses na yan magsitakas. Million miles, sabi natin mahal apostol, million miles, sila'y tatakas, minamahal, kapag tayo tumalon. Sigaw, hallelujah, praise the Lord, these powerful words, minamahal, banggitin natin from the bottom of our heart. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Isa pa, minamahal, I love you, dear Jesus. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. At sa ating mga bisita, pakigayad po sila. Minamahal na...